Mga anak, snacks are ready. Mo talaga, anak. Papa! Uy, ubigayan kayo. Ito, chow na. Bye-bye. Sarap na ako. Ay, wala na. Baka mo tayo. Wala mo tayo. Ay, wala mo tayo. Ito, mahal. Sige, mahal. Let's play! May mga bagay lang po sana akong itatanong sa inyo. Naalala mo pa po ba sila? Ay, oo, ito. Ang pamilya Santibanez. Opo. Si Doña Estela at si Don Crisostomo. At ito, hindi ba ang kapatid mo na pangasawa ko? Ayun nga po. Si Ricardo. Opo.
po kasi po ngayon may mga pangyayaring binubukod niya po ang mga anak ko. Kailangan po malaman kung paano yung naging kabataan niya, kung ano siya ng bata. Nung nabubuhay pa itong si Senyora, ay palagi niyang sinasaktan itong si Senyorito Ricardo. Walang awang sinasaktan ng senyora ang senyorito. Walang araw na hindi niya ito pinapalo, pinipingot, o kaya hinahampas ng kung ano-anong bagay. Minsan pa ngayon may pagkakataong bago bumati ng magandang umaga ang mag-ina kay Crisostomo, ay kinukurot niya ang bata. Paalalang hindi dapat malaman ng kanyang ama ang mga masasamang ginagawa nito. Masasama ang ginagawa ng kanyang ina habang ang kanyang amang si Senyor Crisostomo ay nabubulag sa pagkukubli ng masamang ugali ng asawa. Akala niya ay buong puso nitong minamahal ang kanilang kaisa-isang anak. Pero ang totoo ay halos mamanhid na ang katawan ng bata dahil sa walang habas na pananakit nitong si Senyora. Habang lumalaki si Senyorito Ricardo, ay lumalaki rin ang galit ng Senyora sa kanya. Sa hindi malamang dahilan, wala pa rin siyang tigil sa pananakit sa bata. Kanya itong pinaglilinis ng bahay. Minsan pinigilan ko sila. Ngunit sino ba ako? Ako'y isang kasambahay lamang. Ang Senyorito Ricardo na may sunod-sunuran sa kanyang ina. At kung darating ang kanyang amay, agad-agad nakakagawa ang senyora ng paraan upang palabasin hindi niya sinasaktan ang senyorito. Kapag may pagkakataong laman niyang magsusumbong ito, pinaparusahan niya ito ng higit pa. Tinatali niya ito sa kanyang kwarto at doon pinagsasabihan na hindi dapat malaman ng senyor ang mga nangyayari. Akala talaga ng senyor ay isang mapagmahal, butihin at tapat na asawa itong si senyora. Akala niya ay ang kanyang sentro ay ang kanilang anak. Ngunit hindi niya nalalamang sa likod ng mga ngiti nito, mga pag-aaruga sa kanya, sa kanyang anak kung siya ay nakaharap. Ito'y isang malaking palabas. Ito'y isang malaking pagkukubli na sa duloy ang anak nilang si Senyorito. Si Senyorito Ricardo. Ang kaawa-awang si Senyorito Ricardo. Ang siyang nagpapasan. Ang nagpapasan ng lahat ng hirap. Hirap na dinaranas niya sa kanyang malupit na ina. Hello! Hello, Ate Mandy! May nalaman ako tungkol sa asawa mo. Sinasabi ko na nga ba eh, yung magaling mong asawa, siya yung sumasakit sa mga anak mo. Nalaman ko mula sa dati nilang katulong na binubugbog pala siya ng nanay nila. Hello? Hello? Ate, ansa ka pa ba? Pupunta ako dyan ah.
Ate Mandy? Ate Mandy? Ha ha ha!